Magandang araw mga ka-PogChamp. Ako si Doc Lian, ang product manager ng PogChamp. Alam nyo ba na ang ating local government ay maraming may itutulong pagdating sa veterinary services at mga programa para sa mga nag-aalaga ng baboy? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw kasama ang provincial at municipal vet, ganun din ang grupo ng Aklan Hog Racer dito sa Kalibo, Aklan. Magandang araw mga ka-PogChamp. Ako po si Dr. Mabel Siniel, ang provincial veterinarian ng Province of Aklan. Yung Province of Aklan ay meron po kaming 94% na backyard racer at saka 6% lang po ang commercial swine racer namin. According sa PSA, ang swine population ng Aklan ay umaabot sa 110,000. Ang mga programa po namin under sa Office of the Provincial Veterinarian ay una, Animal Health Services. Pangalawa, Waste Management. Pangatlo, Public Health Services. At ang pangapat ay yung Animal Swine Breeding Program. Yung component po ng animal health, unang-una po meron po tayong veterinary services. So isa po doon, walk-in, kung saan pumupunta lang po yung client. Tapos yung isa naman po ay yung extension. So ang personnel po bali ang pumupunta sa mga barangay. Then meron din po tayong mga pa-seminar para po doon sa mga livestock technician at sa mga farmers. Then meron din po tayong information dissemination campaign. Yun po yung nag-imprenta po tayo ng mga pamphlet para po matulungan pa yung mga racer para ma-improve po yung mga management sa swine. Last po ay yung mga free ng mga veterinary services at logistics na pwede po nilang makuha sa office. Sa ating opisina, we have direct linkages sa ating mga farmer producer. So kung meron talaga silang mga problema, no, sa technical man o magkasakit ang baboy, madali nating ma-contact, no, dahil nandito tayo mismo malapit sa barangay. At saka yung kagandahan nito ay nagtutulungan tayo sa kasama yung mga asosasyon. Hands-on naman po sila dahil kung ano ang mga problema ng mga barangay na mayroong problema sa kanilang babuyon, pinupuntah naman po nila kaagad. Yung mga farmers natin, aware na sila sa programs namin. Actually, ang mga municipal agriculturists pumupunta o sumusulat sa amin kung ano ang kailangan nilang services sa kanilang munisipyo at yun ang binibigay namin sa kanila. Katuwa lang po na may makokontak kami katulad sa Province Vet na para sa aming maliliit na magbababoy ay may mapupuntahan po kami. So dito po tumutulong ang ating lokal na gobyerno, no, dito sa Kalibo na kung paano magparami at magpaganda ng lahi rin, no, through our community, no, sa pinagkukunan ng mga magandang lahi ng baboy. So sa ganon, magandang mga baboy din ang maiproduce natin para sa ating market at community. Ngayon po, para lalo pa pong ma-improve yung ating swine industry, kailangan na po natin ma-improve yung ating mga management practices. Pangalawa, kailangan po natin mag-invest sa genetics dahil malaki po yung influence ng genetics sa production. At then pangatlo po, kailangan po natin pag-aralan ang economics para po natin mabalansi po ang ating gastos saka yung ating kita sa pagbababoy. Sa ngayon, we have our feed loans, no? The feed loan was used as our starting pambili ng isang dispersal, no? So, ang mga miyembro ay nag-a-avail ng dispersal na baboy. Yung
yun ang sa Kalibo Livestock and Poultry Raiser na ako yung president, meron kaming tinatawag na dispersal ng piglet. Yung dispersal nga, ang system is nagbibigay kami ng piglet, paanakin nila, ibabalik nila pag nanganak ng dalawang babae, papaano rin namin sa ibang mga members. Malaking tulong kasi yung mga iba na hindi maka-afford na makabili ng biik, meron siyang biik na alagaan. Tapos ang maganda pa, sa kanya na yung inahin. After dalawang panganak, isang panganak balik ang dalawa, sa kanya nang inahin. Eh malaking tulong yun sa kanya kasi hindi man mag-stop yung pag-anak ng inahin. Pagka nag-improve naman po yung ating production o mapaganda po natin ang ating pagbabawian, malaki po kasi ang market ng Boracay. Tapos may potential din po yung Aklan na magpadala po ng mga karne sa ibang lugar kasi FMD free status pa din po yung Aklan hanggang po sa ngayon. Nangyari na kasi yan last year na bumagsak ang presyo. Nag-stop sila, pinagbebenta nila yung mga inahin nila. Yung ngayon mag-uumpisa sila sa biik, isang taon ulit sila makaproduce ng biik. Kaya para sa kanila, huwag sila mag-stop kasi ang magandang presyohan ngayon, ang possibility pag nakuha pa natin yung Boracay, marami tayong maging kita doon kung tayo makasupply ng Boracay. Sa lahat ng mga aklano na nangangailangan ng animal health services ng province, especially ng Office of the Provincial Vet, pwede ka kayong pumunta sa opisina direkta o pwede rin kayong sumulat o pwede kayong tumawag sa telepono 268-9058 o kung saan lahat ng problema ninyo sa panghahayupan ay amin pong mabigyan ng serbisyo na libre po. Ayan mga kaporcham, bumisita sa mga respective provincial at municipal vet upang malaman ang mga programa dyan sa inyong lugar. Para sa malusog at mahusay na paghahayupan, ako si Doc Lian at ito ang Porcham!